Magandang umaga po, Dr. Ryan de la Cruz po ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa rabies. Ang rabies po ay isang uri ng nakakamatay na sakit na dala ng virus. At ang virus na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat o laway ng hayop na may rabies. At paano po natin malalaman kung ang aso natin ay may rabies? Katulad ngayong panahon na to, madami po ang case na ang mga bata, tumataas po ang case ng mga batang nakakagat ng aso. Alagaman natin ito or askal. Kasi nga, sa katulad nito, summer, mainit ang panahon, yung mga hayop po nagiging temperamental. Kaya yung nagiging temperamental sila sa ganitong panahon. Kaya sa ganitong case din, sa ganitong panahon din, tumataas din yung kaso ng mga may rabies. Alamin natin ano po ang mga sintomas ng asong may rabies. Meron pong tatlong stage ang asong may rabies. Una po, prodromal stage or tinatawag na pangunahing sintomas. Pangalawa po, apiaries type, yung agresibong dog na po. At ang pangatlo po, paralytic. Alamin natin po, ang una-una po sa pangunahing sintomas or prodromal stage, ang number one po ay nagbabago po ang ugali ng dog. Siya po ay nagiging, yung mga dog natin na palakaibigan, nagiging agresibo po at nagiging palaway. At yung mga dog naman natin na mahiyain, nagiging agresibo. Parang nagbabago po yung kilos nila. Yung pangalawang sintomas ay yung part po na nakagat ng ibang dog, madalas po nila yung kamutin. Kinakamot nila po yung part na yan. Tapos yung pangatlong sintomas po, ay syempre, mawawala siya ng ganang kumain. Ang pang-apat po, nananamlay. At minsan po, yung sa panglima, nagsusuka po. Yun po yung pangunahing makikita nyo ng asong may rabies. At tumatagal po yung ganitong simptomas ng isa hanggang apat na araw. Pagkatapos po ng 4 days sa pangunahing simptomas ng dog, ang sunod nyo mong mapapansin yung furious type. Yun po yung sobrang aggressive na po ng dog at wala na po siyang kinikilalang tao. Wala na po siyang kinakatakutan at lahat po ng humaharang sa daan niya, kinakagat niya po. Yun po yung parang nagiging asong ulol. At ang pang last na symptoms po ay nagiging paralytic. Yun po yung paralytic dog. Siya po ay di na makagalaw, paralisa na, wala na siya, yung di na siya makakain, di na makainom, di na makalunok. Saka dahil di na siya makalunok, naglalaway po siya. At dun po, eventually, namamatay na po within 14 days. Last, yun po yung pinakalas po. Kaya yung range po ng observation ng dog simula po ng nakagat ka ay 14 days. Kasi po, pag once po yung asong may rabies ay nakakagat, namamatay po sila. Eventually, namamatay within 14 days. Kaya po, napakadelikadong sakit na ito. Kaya po, mahalaga po na yung mga dog natin, kung may mga alaga tayong aso, mahalaga po na pabakunahan natin. Simula po ang edad nila 3 months, simula na po natin pabakunahan, saka ulitin po natin every once po kada isang taon. Taon-taon po isang beses yung pabakunahan sa anti-rabies. Saka po, mahalaga din po na huwag nyo po silang hayaan na gumagala po sa kalsada. Tapos, alagaan mabuti, pakainin ng malinis na pagkain, bigyan ng maayos na magtutulugan, at taliguan po. Yun po ang topic natin for today. Maraming salamat po.